ganap nga ay napunta nga kami bigla dito sa Skipper's Pantabangan. Mas natutuloy talaga ang lakad mga Mare kapag walang plano. Biglang ang nag-aya si Shai dahil maga siya natapos sa work niya. Pagpasok pa lang namin dito sa Skipper's ay may tumawag na sa akin Shuta Mare. Shout out kay Nes ni Sansano at sa dalawang Junakis niya, napaka-cute. Ganon din sa dalawang kasama niya mga dalaga. After nga niya na umakyat muna kami sa room ni Sis Cherry. Nadatnan nga namin siyang tulog kaya naman inarot-arot ko siya. Chares! Hindi nga din niya alam na pupunta kami. Kaya naman nagpakasod na siya ng maaga, Shuta. Nagkaroon daw ng happenings ang mga Eagle. Kaya wala na din siyang nagawa kundi mag-noms na lang. Matagal na nga yung huling punta ko dito sa Skipper's. Kaya nung nag-aya si Jane ay sumama na din akis. Dahil namimiss ko na nga din yung kagandahan ng Sis Cherry ko. Woo! After nga naming mag-noms ay kumain muna kami ng kanin. Hindi ang kanin na yan ha. Sarap na sarap nga si Jane sa buro. Hindi ko alam kung bakit hindi ko gusto ang buro. Never pa ako nakatikim. Parang sarwa kasi ng aso. Huwag niyo akong i-bash mga Mare pero totoo lang din talaga. At sinimulan na nga ni Shai kumanta. Sige lang Shai, at pag kami na ni Jane ang nakahawak ng mic baka hindi mo na mahawakan yon. Sumunod nga din si Leo at si Nano. Late na nga silang pumunta dahil may pinuntahan silang birthday ha. Kaharap nga din namin yung dalawang friend ni Shai. Shout out po sa mga nag-work sa fire ng Pantabangan. Nakilala nga ako ni Kuya nung umattend ako ng fan run sa Sampaloc. Kaya naman nagpunta na lang din ako sa table nila para wala silang masabi. Baka sabihin nila suplodita si Bengay Vlog. At ewan ko nga sa tatlong ito kung ano yung tinitignan nila sa cellphone ni Shai. Tawa nga lang sila ng tawa at naririnig ko na i-zoom daw. Shota, ano yarn? Ngayon nga lang sila ulit nagkasama-samang tatlo. Parang hindi nyo naman miss yung isa't isa, Anes. Si Shai daig pa ang CEO magtrabaho. Si Leo naman ay nag-aaral na sa kabanatuan. Mark naman ay busy sa kanilang mga business kaya ayorn. At ako naman ay tuloy lang ang pandadaya sa Ginuman. Tawang-tawa nga ako dyan mga Mare dahil panay ang tagay pero wala namang iniinom. Para-paraan lang yarn. Shout out sa mga babait na staff ng Skipper's. Lalo na sa kumare kong si Joel Ramos. After nga ng dayaan sa Inuman ay uwi na kami. Mga week yung mga kaharap ko mga Mare dahil lahat sila nalasheng. Sino ba? Ano? Ito? Hala, iba. Ay, add. Ano pangalan ko? Kuya? Ay! Parap, Bengay Vlogs. Follow nyo na guys. Yo! Akala ko pag-akyat namin ay uuwi na kami. Kukulitan pa rin pala sila. 12:30 na nga ata ng umaga ito. Kaya hindi ko alam kung anong mga plano nila sa buhay, Shuta. 30 minutes nga din sila nagkukulitan dito. Kaya sabi ko kay Leo doon na siya matulog at uwi din naman sila Mark kinabukasan ng Rizal. After nga ng mahabang kulitan ay nag-aya na din si Shai umuwi. Dahil magdadrive pa nga siya pa Manila. 1 AM na nga nung umuwi kami. Kala nga ni Leo si Reyes kaya ako na nga ang nagdrive pa uwi. Oh, alam nyo na bakit nandaya ako sa Ginuman. Pero madalas din talaga ako nandaya sa Ginuman. Chares! Kami na nga lang yung laman ng kalsada dyan kaya medyo burkot na.